ba, nahilig ako sa pagbabike. May sticker yung Grab. May sticker ko. Kilala kaya ako. Patabihin kaya natin. Nakatabi ka. Kawasaki. Sabi ng bata. Ito na, papunta na kami ng Sokobia. Alas 10 na ng gabi. Kaya yan. Pwede. Welcome back sa channel natin at i-update ko lang kayo guys dito sa dalawang bike natin. Nai-review na natin itong personal bike ko last vlog. So ngayon ang nagbago sa kanya is itong front suspension which is Pax 32 na Boost True Axle at nabili ko to sa My Dream Bike Shop dito sa may barangay Lara, San Fernando, Pampanga. Tapos ang presyo nito is 52,000 pesos. So ito yung one of the best front suspension para sa mga mountain bikes. Ito ay hindi pang trail guys, so maliit lang yung kanyang travel, no? So yung mahaba kasi niya yun ang pang trail. Ito naman binili ko siya kasi mas magaan ito kumpara sa RockShox suspension na nauna nating binili. But since magbibuild naman tayo ng isa pang bike para sa pagkakataon na gusto kong magbike na may kasama tas walang bike yung sasama ko, ito yung ipapagamit ko. Kaya okay lang bumili ng isa pang shock para mailipat dito sa second bike natin. Bukod dyan, ilaw lang naman yung nagbago guys. Sinadjust sa akin ng mga subscriber natin na Rock Bros na ilaw yung bibilin ko. Maganda naman, malakas yung ilaw niya at saka matagal yung battery life niya. Tapos pwede pa yata siyang power bank. Ang galing nga nito eh, no? Ayan, so meron siyang USB na saksakan tapos yung charging port niya is Type-C. Madali lang siyang gamitin. Pindutin mo lang ganyan. Ayan, dalawa yung bombilya niya. Sentrong-sentro pa sa manibela ng bike. Then dito sa Fox suspension natin, kung mapapansin ninyo, meron siyang sobrang 1 inch dito. Kasi para kapag halimbawa dumating yung time na magpalit ako ng frame, di natin masasabi, para may allowance ba? At least kahit magpalit ako ng mas malaki dito, pwede yung Fox suspension natin, lalo na ang mahal nito. Pinalitan ko na ng carbon seat post para match sila dito sa aking manubela. Alam ko cockpit yung tawag dito eh. Yung ilaw is cat eye na di baterya, no, matagal naman yung battery niya. Then yung Rock Bros natin. Then dito naman sa ating second bike, from zero talaga binild namin ito. Ito po ay Mountain Peak Vulcan. Same Tosic din na carbon yung kanyang manubela. Then yung seat post natin dati sa bike natin na S-Tylo, inilipat lang natin dito. Tapos ito na nga yung ating front suspension na Rock Bros. So pinagkumpara natin siya dito, mas magaan itong Pax 32 kaya nagustuhan ko siya kahit alam mo na, medyo mahal siya. Ito ay worth 16,000. Nakuha natin siya. Same dun sa My Dream Bike Shop. Kung i-compare ko naman yung timbang nila, wala lang akong pang weight. Mas mabigat pa rin itong ating Mountain Peak Vulcan kasi aluminum yung kanyang frame compare sa carbon fiber na Mountain Peak Explore. So marami nagsasabi, di daw bagay yung pack suspension natin sa kanyang frame. Pero for me, okay lang yun kasi hindi naman ako magti-trail eh. Pang road lang naman tayo at ang gusto ko lang naman is yung kulay niya and yung gaan. Yung T700 na klase ng carbon is okay naman sa road. Mas mababa nga lang pala yung group set ng ating Mountain Peak Vulcan. Yung preno niya still Shimano pero hindi siya quad piston katulad nito. Yung kanyang group set is Deore 11 speed. Ito naman is 12 speed. So ang dami nagsasabi, bakit daw ang nipis ng ating gulong? Kasi pang road lang po tayo, hindi natin siya pang off-road. Madali naman magpalit ng gulong guys. Yung ganito, di ba ganyan? Focus lang tayo sa road dahil pang Clark tsaka pang gabi lang kami. Kaya nga importante sa amin yung ilaw. Napabike man yan, electric scooter, motor, small bike, big bike, at relate pa rin naman tayo. Explain ko naman ngayon sa vlog natin kung bakit tayo nahilig sa pagbibisikleta at lalabas tayo gamit ang ating Z1000R. Nakita ko yung trip ko, yung trip dito sa motor, 2,331. Every 1,500 lang ako nag-change oil eh. Sakto, ipa-change oil ko na kaya ngayong araw, ano? Para, di ba, ma-maintain. Sa Kawasaki naman kasi, ilagaan mo lang sa langis yung motor. Tatagal naman talaga yan. Yung mga ibang piyesa like yung kadena, sprocket, preno, gulong, spark plugs, clutch lining, yan yung mga normal na pinapalitan, normal na nasisira dahil nga may tinatawag tayong wear and tear.
huwag lang masisira yung mismong engine, like yung mga piston ring, connecting rods, valve seal, yan. Mga years yan, tsaka thousands of odometer bago sila masira. So yung mga maagang nasisira lamang, yun yung normal. Like ngayon, itong Z1000 natin, nasa 4,500 pa lang yung kanyang odometer. Kaya... alam natin na wala pa agad masisira, maliban lang sa paggamit mo. Like ako, medyo nahataw ko talaga yung motor natin, at talagang napupush siya sa limit. Like itong Z1000, ang hindi ko pa napush sa limit talaga is yung aking ZH2. Naku, nakakamiss nga talaga, ang tagal nang wala sa aking ZH2. Try ko next vlog gawa ng content ang pagkuha ng ZH2 natin nandun sa garahe ng Gile. Eh di pa naman kinukuha ng may-ari yung FJ Cruiser, since hindi naman sila nag-o-offroad. Hindi mo naman kasi mapang day-daily yung FJ, dahil Diyos ko, V6, ang lakas niya sa gasolina, no? So yun, abangan nyo sa next vlog. Tsaka sakto, magpapalit tayo ng auxiliary lights niya, lalo na nakakuha ko ng Future Eyes na LED lights na maliit. Kumbaga magiging small but terrible yung ating LED light. At pala, hindi ko masyado atawin ngayon, ha? Kasi pa-expire na yung langis natin. Napasarap yung paggamit natin sa ZH2. Nakalimutan ko yung pag-change nila. Buti na lang. I think bukas naman yung Bike Tech 101 ngayon, doon natin ipa-change. Kahit naman nag-iba yung ating langis, okay naman yun. Importante, parehong fully synthetic at same yung kanyang viscosity. Okay, so madako naman tayo dito sa topic natin, na kung bakit ba nahilig ako sa pagbabike. Alam naman nating lahat na pag, syempre, pag nagbike ka, isa yan sa mga exercise na pwede mong gawin para lumakas ka, ma-maintain mo yung body mo in good condition or in good shape. Speaking of exercise, pwede namang treadmill, okay, kung talagang biker ka, pwede namang stationary bike, pwede ka naman mag-jogging, pwede ka mag-gym. Bakit bike? Ako, kaya bike ang nahilig ko, kasi di ba nakita nyo naman, binild natin yung bike natin. Una, bumili tayo ng bike na nakabuild ka agad, kaya lang hindi ako nasatisfied doon sa kanyang mga pyesa, so kaya tayo nagbuild ng bago. So alam mo yung feeling kapag binild mo yung isang bagay na ginagamit mo, nakaka-proud gamitin, at makikita mo talaga yung mga performance na nag-iba sa mga pyesang nilagay mo, lalo na pag pa inuunti-unti mo siya. Lalo na ngayon, puro Shimano yung pyesa ng personal bike ko. So kita ko talaga yung difference niya doon sa dating binili kong bike. And dahil 12 speed and match yung kadena doon sa cog, match yung pedal. Ang ganda, saktong-sakto yung pag-ship mo ng gear. Pag-pedal mo, very accurate. Ang alalahanin mo na lang is yung weight. Siyempre maraming mas magagaan na pesa, like Shimano XTR, sinasabi ng mga subscriber natin. Pero natinanong ko kung magkano yung Shimano nga na ganyan. Nasa 100,000 daw yung group set. So, over naman yun para sa isang katulad ko na casual biker lang. Hindi naman ako nakipag-competition. Ang gusto ko lang yung maganda yung performance sa tamang presyo. Sige, sabihin na natin gusto mo ng pinakamagaan, gagastos nga lang tayo. Pero not worth it siya sa katulad kong hindi naman araw-araw nagbibisikleta, at lalo na malalapit lang yung binabike namin. Siguro ma-appreciate ko yung sobrang mahal na pyesa kapag from Pampanga hanggang Baguio, balikan yung biyahe na using your bike. May sticker yung Grab. May sticker ko. Kilala kaya ako? Kilala siguro ako, may sticker eh. Patabihin kaya natin. Nakatabi ka. May sticker ako. Nakita ko may sticker ka eh. Nagdududa ako kung kilala mo ako, hindi. Palitan natin, natatanggal na yung sticker mo eh. Opo nga eh. Patagal. Gawin ko ng dalawa. Nung bumili ako ng helmet sa shop mo. Ah, may free? Opo. Ah, talaga? Ah, okay. Hindi ko lang ginagamit kasi pang rides. Ah, okay. Pang importanteng rides na. Opo. Hindi kita nakita sa Ironman ngayon. Nakita. Oo nga, no. Oh, sir, ingat ka. Salamat. Oh, sige, sige. Pwede ko mag-check ako lang. Sige. Bakit siya nakakapote? Ayun.
Ayun, salamat ha. Okay, okay. Pasyal ka lang pagka luma na yung sticker mo. Opo. Palitan lang namin. Sir, oh. Thank you, sir. Oh, ingat ha. Thank you, thank you. Ah. Okay, let's go. Marami dito sa amin mga Grab riders and Lala Move riders. Kadalasan sa mga nagdi-deliver doon sa bahay namin, kilala ako. Una, hindi nila kilala, pero pag nakita nila yung bahay at yung garahe ko, familiar sila. Kung minsan nakakalimutan yung bayad dahil doon sa sticker, nakakalimutan kami singilin dahil nga, di ba? Nabigyan natin ng sticker, no? So yun, doon tayo sa bike ngayon, no? So, nung bata kasi ako, naglalaro din ako ng Tamiya. Small race car na ina-assemble. From plastic po yun, eh. Kakat-kat mo, then magsasama-samahin mo, and then lalagyan mo ng mga accessories like yung mga rollers niya. Bumibili naman ng chassis ng Tamiya, di ba? Pag, lalo na pag brand new, walang makina yan, eh. So, bibili ka pa ng mga engine. Nakalimutan ko yung mga pangalan ng engine, no? So, pagka nakikipag-race ka na, yun. Nakaka-proud kasi binild mo yun. At kapag ka nanalo ka at halimbawa maganda yung performance, nakaka-proud ba? I mean, nakita nga akong sticker sa mga sasakyan nun na build not bought. Although binili mo naman yung pyesa, pero hindi mo siya binili as buo na. Ganun din sa bisikleta ko, parang build not bought. Kaya pagka ginagamit ko siya, sinisipag ako kasi alam mo yun, eh, binild mo yung bike eh. Proud ka eh, no? Unlike kapag binili mo ng bawa second hand yung bike, hindi ka proud kasi alam mo pa rin sa sarili mo, hindi ko yung nagbuo, tapos kilala mo yung naunang may-ari. Naalala mo lagi siya. Although okay naman yung may-ari, pero iba yung feeling pagka ikaw yung mismo nag-build. Tapos nag-umpisa yung pagbabike ko na yun, na-realize ko nga yung exercise na yan, yung before Ironman. So dun sa pagsali natin sa Ironman, tapos nagbabike-bike tayo, napakinabangan ko naman yung exercise na yun. Lumakas naman ako kahit paano. Kaya lang talaga nagkataon na sobrang sama lang talaga ng panahon nung sumali tayo. And imagine ko nga kung hindi ako nagbabike-bike noon, tas ganun yung weather, naku, baka dun palang nilagnat na ako. Speaking of lagnat, nawala na yung lagnat ko. Di ba last vlog? Nung pag-uwi ko sa bahay, minum ako ng Bi-Jessic. Siguro nakatatlo ako. 4 hours yung interval. Then, pag-gising kong kaninang umaga, nawala naman na yung lagnat ko. Ngayon, medyo nakakaramdam ako ng pawis. Kumbaga, hindi na ako nag-chill. Chill yung ginaw. Hindi chill ride. Ako, chill ride tayo ngayon. Maya-maya lang, hindi na naman. Diba? Siguro na sobrang lang sa pagod dala nung pagod namin sa pagbabike. Tapos na-stress pa ako dun sa Facebook page natin, no? Kawasaki! Sabi ng bata. Ako nag-build pa ng isang bike. Actually, pwede naman akong bumili ng naka-build ka agad eh, para sa isasama ko. So, may time kasi na pagka nag-bike ako, wala akong kasama. At kapag meron naman akong gustong isama, wala naman siyang bike, kaya ako nagbuo ng isa pa. Ngayon, ganito, bakit hindi buong bike agad? Bakit assemble ko ulit? Bakit build na naman? Nagsama ka ng companion ba? Tama ba? Buddy sa pagbabike. Naka-condition yung bike mo, maganda yung performance ng bike mo, magaan, solid. Tapos yung ipapayaran mong bike doon sa kabuddy mo, eh hindi naman kasing match nung ginagamit mong bike, or kahit katiting man lang eh lumapit doon sa performance ng bike mo, eh useless din. Parang mahihirapan yung kabuddy mo noon. Parang hindi ka rin mag-enjoy kapag sasabihin niya ang bigat ng bike, boss Rich, tsaka ganito yung ganito ganyan, hindi maganda yung performance. So kaya ganon, kaya nilapit ko yung performance ng second bike doon sa akin, kaya bago lahat. Tapos match pa sila ng kulay, di ba? Ayan sila, nagbabike oh. Ay, pasok tayo ng bike tech, ipapa-changer na natin itong motor natin, no? Sana meron silang oil filter. Sa mga naghahanap nga pala ng mekaniko ng big bike, yan dito sa Bike Tech 101, pwede. Ay! Changer lang, si Bike Tech. Wala pa? Hindi mo siya minese. Hindi.
Ngayon ko lang na-realize na magpapa-change oil na pala yung motor ko kasi 2,300 na yung tinakbo. Usually ba, yung mga ganito ilang kilometers kadalasan? Ano ba yung last na ginamit dito yung AMSA yun? Hindi, yung Zeek. Kasi ngayon, yung bago namin dyan, every 5,000 na yun. Hoy, 5,000? Bumili ka natin. Ang tagal naman. Asawa ko. Pero anong langis gagamitin natin ngayon? Ito yung bago namin ngayon. So, ipakita natin. Asawa niya sa ayon yun eh. Oo, ganun talaga. Sumali pala si Bike Tech, naka-pick up, no? Oo. Nag-rescue-rescue, no? May nabenta na sa Beast tire? Oo, ganun. Ah, talaga? At least. Parang bawas na. Ah, ito na lang? Oo, oh, mukhang order ulit sa akin si Bike Tech, ha? Maganda ba yan? Oo. Oh, sige, yan na muna. Wala akong dalang langis, eh. Full synthetic naman. Ito, oo, mga synthetic yan. Tsaka may mga pang-scooter, meron din yan. Oo. Basta fully synthetic na. TMW40 o tama. Sige, okay na yan. Ito pala yung bike ni Bike Tech. Kaya pala gusto niya sumama. Carbon, no? Right, tapos nang ma-change soil yung ating Z1000R. At dahil wala akong dalang langis, ito yung ginamit natin. Adnoc. Kala ko Enoch. Abu Dhabi National Oil Company. So, Voyager. MPX4N, SAE 10W40, fully synthetic. Same siya dun sa ginagamit nating langis. Siyempre, dapat may tip yan, di ba? Check mechanic natin, hello! Okay, natapos din. So, ilalabas na natin tong bike. Dati kasi, yung entrance nung shop nila doon. Kaya lang, may pares 101. So, dito yung entrance niya sa gilid. Babalik natin yung kanyang trip meter sa zero. Para dyan tayo magbabase kung kailan tayo mag-change oil. Okay, let's go. Na-preheat naman na tong langis natin, alam na alam, dahil mababa na yung RPM. Woohoo! Ba talaga pagka naka-change oil, no? Parang gusto ko mag-bike ngayong araw, ah. Sayang kasi yung weather pagka alam natin hindi uulan. Sarap mag-bike. Matagal na akong di dumadaan dito. Naging vlogger ako ng Angeles City, pabalakad daw. Dalawang vlog ko dito. Sa tagal kong nag-stay kay Bike Tech, naging energetic na naman ako ngayon. Kaya ayokong ginagamit minsan yung Z1 dahil lakas makapitik eh. Tipan, daming tao dito. Kaya subukan namin magbike mamaya. Kung wala akong makasama, eh wala. Kung minsan okay din na manggaling ka sa bahay eh. Pero dapat tansyado mo kung hanggang saan ka lang magbabike. Para hindi ka napapasubo ba? Yup. Isa-isa lang. Minsan natatakot akong bumomba sa may underpass na yun kasi baka masita ako ng guard. Pero yung based sa narinigin nyo, pati yung guard eh, gusto naman kahit paano. Huwag lang yung sobrang lakas. Ano, isama ko kaya sa content yung pagbabike, ano? Siguro dahil maghapon akong nagpahinga, kahapon, napuno yung energy ko na naman. Tara, bike tayo! Sure na! Kaya lang baka hindi pwede si Zero kasi biglaan eh. Pero hindi ko pa alam sa ngayon kung anong gagawin ko, no? Parang feel ko ngayon mag-start ako sa bahay. Then bahala na kung saan ako mapadpad sa loob ng Clark. Siguro pinaka-destination ko yung Clark. Then kukuhanin ko yung pader ng pabaliktad. Kasi yung pader pabaliktad, di ba? Paakyat yun. Kaso dito ako nang galing eh, no? So bahala na. Ay, bahala na si Lero din kung kaya niya. Pwede naman magpasundo pagka hindi na makabalik, di ba? Kaya lang, pagka nag-vlog nga pala ako nakabike, paano yun? Pipedal hawak ko yung isa. Paano kaya yun, no? Paano ka magre-record? So yun, tawagin natin si Lero kung pwede siya. Kung hindi siya pwede, ako na lang mag-isa. Alright, so ito naman yung dalawang bike natin. At syempre ito yung gagamitin ko. Bahala na sinong ma-recruit natin ngayong gabi. Ito na, papunta na kami ng Sokobia. Alas 10 na ng gabi. So, wala masyadong ilaw dito. Ito, nagbike na kami. Tinuloy ko na. Wala na yung lagnat ko. So, kaya-kaya naman. Bali, limang kami ngayon. No? Ito, binabody natin si Paring Bugoy. Wala siya taillight. Mahina yung ilaw niya.
Ito guys, may halong trail yung dadaanan namin dito. Dahil ito nga yung ginagawang tulay. So yung mga kasama ko, yun, nandun sila. Ito kadilim dito guys. Pero enjoy! Sobrang lamig ng hangin. Walang masyadong sasakyan. Tabuti maliwanag yung ilaw natin na Rock Bros. I think 1,000 lumens yata ito. I'm not sure pero sobrang lakas talaga ng ilaw. Tsaka matagal malobat. Eh, parang Iron Man lang ako. Parang yun sa pagudpud lang. Matapos, simento na. And then, puro paahon na naman to. Ito na yung mga kasama ko. Naghintayan kami. Ito yung second bike. Si Silero. Wala si Silero. Si Rom yung pumalit. Rom, kumusta? Basic. Yun yung bike. At yung iba. Yung isa, yung Galaxy. Ayun. So, ito packet na to, Tin. Oh, ito na yung packet daw. Good luck sa amin. Ito na yung packet, guys. Puro paahon na to. Hindi ko na makita yung yung iba. Pa-sigsag-sigsag sila ng takbo. Grabe. Kailangan kunin ng paganyan to. Wala talaga. Hirap mag-vlog pag paon ng ganito. Ano? Ano na? Kaya yan! Huwag kang ito! Kaya mo yan! Uy! May motor! Mataas! Tama na muna, hindi ako makapag-vlog. Naglakad na yung iba. Naglakad na sila. Grabe. Wala pa tayo sa kalahati ah. Napalayo naman tayo, okay na yun? Importante yung malaga. Importante, lumayo tayo. Wala na. Lakad na lang, lakad. Unang naglakad, present. Unang umupo, present. I love Sokobia. Pwede matulog dito? Oo, oh, pwede. Itakbo niyo ako sa pinakamalapit na checkpoint na tayo dito. Ay, grabe. Hindi talaga kaya guys. Kailangan na lakarin. Tignan niyo, tignan yung kasama ko. Ayun sila. Naglalakad na rin. Lakad lang, lakad. Hindi, iniilawan ko lang kayo. Para may guide kayo, may guide. Yan. Na-guide nyo na. Tandaan nyo po yung mga itsura nila. Oo. Ayan sila, tandaan nyo po yan. Yan si Baba. Si Tintin, oh, upo ulit. Solid. Kaya pa. Ay, tigas na. Nanigas na nga ito. Kayo. Oh. Every time na nagbabike kami dito, dito kami sa tindahan na to kumakain. May ice cream pa. Ano pangalan tindahan na to? Basta kay kuya, mabait siya nagtitin na dito. Baka nagbabike din sila. Lumambot na yung tuhod ko, muntik pa akong madapa. Yan sila. Oh, si Rom, nagpaalam, nagchat kanina. Matutulog na daw siya. Ano masasabi mo, Rom, sa ginawa natin? Tagal na mo. Ay! Narinig nyo ba yan? Secret yun! Secret yun! Secret yun! Ito yung binlog natin. No, pabaliktad nun. Dito. Ito yung tulay, guys. Ito yung tulay na kulay orange doon. Then, open area dito. So, looks ng Rock Bros na ilaw. Grabe. Di pa nalolobat. Solid. At least nakakapag-vlog ako habang nagbabike. Oh. I-wide natin. Yun, no? Pag kasi naka-wide, madilim yung kuha ng camera. Buti pa si Goy. Pinagpawisan na, oh. Kitang kita yung pawis, oh. Uy, huwag kang ganyan. Nalit pa tayo. Andito naman tayo sa pader. Pero kinuha namin ng pabaliktad. So pagka sinabing pabaliktad, pakyat na pader. Ito yung mga kasama ko. Medyo mga malalaki na yung kanilang mga gear. Oo, mabilis na yung mga pedal namin. Pero mabagal lang takbo ng bike. So yan po. Pinodocumentary po natin ang kanilang mga kalagayan. At tingnan natin sila ngayon. Lalakas naman sila. Kayang-kaya naman ni Baba. Tintin, kayang-kaya niya. Kaya niya. Ano sabi mo? Di ako ang pinakamagaling. Di rin ako ang pinakamalakas. Right. Ito na, legit. Tapos namin ang pader ng pabaliktad ng paahon. Pabaliktad na racing mura mo. Bucket list. Check. Di man lang isa eh. Naging dalawa.
Dalawa, no? Sa Kobia, tsaka pader, no? Pero wala akong narinig na nagsasalta kanina kahit... Siyempre! Gusto ko nga mag-vlog, hindi ako makapag-vlog eh! Oo, kanya-kanyang focus sa goal. Kakay kami sa ano, Lugaw-Lugaw, road to Gotohan. Hello, 911! Siyempre, after namin mag-bike, kakain. So malapit na lang kasi yung bahay namin dito. Boss G! Chow yum yum! Ito yung masarap na part ng pag-bike, yung pagkain. So yun, nandito na kami sa bahay. Check naman natin dito sa bike computer kung ilan yung tinakbo. So ang tinakbo namin is 47.01 kilometers. At running time namin is 2 hours and 38 minutes. At kung i-check natin ang oras ngayon, ayan, 2 a.m. na po. Ang tagal naman. Ay! Narinig nyo ba yan? Secret yun! Secret yun!